pinto lah, medyo naghintay tayo ng konti para matayo yung pinto lah. Sana matry natin to sa yung action niya sa tubig, kasi mamaya hindi pa tayo makalabas, gawa ng ECQ na naman tayo at tuloy-tuloy rin ng Hello, magandang araw sa inyo lahat mga sir. Welcome ulit sa panibagong video. Konting intro lang about sa gagawin natin ngayong araw nito para makapag-upos tayo ng mabilis. Ito nga pala ang gagawin natin is tinatawag na top water lure or jump rag. Jump rag lure. Ginagamit ito usually sa panghuhuli ng mga snakehead or tinatawag nila na toman. At ang design ng lure na ito is yung tinatawag na big jaw jump rag. Dahil makikita nyo, napakalaki ng bibig niya. Kaya tinawag siyang big jaw. Gagawa tayo nito using lang itong lumang map handle. Turn this one into this. Okay? Okay, syempre, una sa lahat, kailangan muna natin sukatin itong kahoy natin at kung gaano magiging kahaba ang lure natin. Bali, sa size ng bilog niya, di tayo pwedeng sumobra ng haba. So, estimated ko mga 5 centimeters lang kailangan natin. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Bali pala guys, inano ko na siya, pinrecut ko na siya na medyo inislant ko na rito para mamaya di tayo masyadong mahirapan na mag-curve ng bibig ng ano natin, jump rod. Mas madali tayo mamaya, diba? Tapos, dito sa may likuran, kunin nyo yung pinaka-center niya. Ang instead, lalagyan nyo na siya ng cross. Para makuha niyo yung pinaka-sentro para mas maging balanse yung lure natin. Kagitna siya. Bali, ayan yung magiging ito. Ayan yan. Diba? So, start na tayong mag-cut dito. Gamit natin itong cutter lang. Gamit ng cutter, magiging kaagad siya masyado isasagad. Doon lang tayo lagi sa may dulo. Tapos, putol na lang tayo ng putol. Sunod na natin yung pinaka-jaw niya. Ayusin na natin itong pinaka-bibig niya. Style lang dyan mga sir is pa ganun. Yeah. Para ma- Okay mga sir, medyo okay na siya. Ayan, kita nyo. So, pagka andito na tayo sa
stage nito, kailangan natin gumamit ng sandpaper or liha. Ito para, yun yung gagamitin natin para dito, sa part na to. Okay? Bali, gagamit tayo ng 120 na ano, gaspang ng liha. Saka yun na rin pinagputulan natin, gagamitin natin, ilagay natin sa loob. Yan. Siya ngayon ang gagamitin natin dito para makuha natin yung shape na gusto natin. Yung medyo circular. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes. Okay, na. Saka pa, bago natin siya tuluyang i-finish na i-finishing yung mga kanya lihahin, i-cut natin ito sa may likod niya, pinaka magiging backbone niya. Ilagay natin siya dito, ilito natin ganun para meron tayong guide. Ang purpose nito mga sir, para ang lure nyo, in case na pagkahagis yung sa tubig, hindi siya dadak, hindi siya titihaya. So parang sa bangka, sa pagkahagis mo, lagi siya nakaganyan. Pag hinila mo siya, ganun. Kasi kung pabilog lang siya, hindi natin tatanggalin itong side na to. May time na, pwede siyang gumanyan. So, kaya yan, yan ang purpose niya, kaya siya nilagay ng cut dito sa may pinakalikod. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Okay. Ito tayo ulit mga sir. Lalagyan na natin siya ng hook hanger. Bali, ang pinakamadaling way ng paglalagay is ikakat natin siya rito. May pinakalikod niya. Kaya naglagay na ako ng buhit. Ikakat lang natin siya rito. Kukunin niyo yung pinaka-center niya. Ayos na. Ayan. So, ang pinakagagamit natin clip, hanger natin is ito. Yung pardible. Or safety pin. Okay. Kailangan lang natin itong tuwid. Gamit tayo ng simple tools lang. Paggamit na pala ng ito, kailangan natin ito sa paggagawa ng lure. Kasi ito, ginagamit natin ito para i-twist yung mga wires natin. Ito, nakikita nyo itong klase ng plier na ito, yung bilog. Parehas siyang bilog. Pang-curve siya ng mga wire.
budget kayo, pwede kayong bumili ng stainless wire. Para hindi nyo na kailangan mag-ganito-ganito, mag-tuwid-tuwid pa. Para mas madali. Pero ito kasi medyo parang fishing hack lang itong ginagawa natin. Medyo nakakatipid tayo. Yan. Yan na. Si curve lang natin siya. Pagawa lang natin siya ng sabitan. Yan. Ito sinasabi ko para dito gamit. Para makikita mo yung pinaka ano ng pagkabilog niya. Maganda. So, magiging ganito po ang forma ng wire nyo. Talagay na natin siya. Okay, sir. Ito na. Itatakpan na lang natin siya. Yan, sabi ko, yung mga pinaglagar yan nyo, yung kusot, ito, hindi siya itatapon kasi gagamitin natin siya. Pero yung iba, ginagamit bulak. Tapos meron pa ako nakita sa YouTube yung anong tawag doon? Yung baking soda. Yun ang ginagamit niya. Parang mas madali yung baking soda eh. Pero wala tayong pambili ng baking soda pa. Ito muna. Tipid-tipid muna tayo. Tapos gagamit tayo ng shoe glue. Gamit natin itong shoe glue para na rin patigasin tong pinakakahoy natin. Pagkatapos natin siyang takpan is i-cover up natin siya ng buong shuglo para maging malabato siya. Patigas. Yung gagamitin yung shuglo, yung liquid na ano ah, huwag yung parang malagkit. Yun lang parang tubig talaga. Para papasok siya sa loob ng kahoy. You know I'm gonna get Gayuba Remix. Pwede mo rin po, pwede rin natin siya lagyan ng ano sir, mga sir, tingga. Optional lang naman siya, kung gusto mo. Kasi pwede ka na rin maglagay ng tingga doon sa pinaka-hook niya. May dalawang klase kasi ng paglalagay ng pabigat. Yung iba is nagbubuta sila dito. Yan, tapos ilalagay nila dyan yung ano, tapos tatakpan nila ulit. Yung iba naman, yung mas madaling paraan is doon sa may pinaka-hook. Yung lead wire lang ikakabit nila, ipapalupot nila doon sa may pinaka-hook. Sabay, tatakpan lang nila ng heat shrink tube. Yung ginagamit sa electrical. Pala ako dito eh. Yun lang ang gamit nila. Mamaya pakita ko yung mga iba kong doon sa inyo. Okay. So, ayos na siya. I-ano na lang natin siya.
ipipil na lang natin siya ng super glue. Gamitan natin siya ng super glue. Ang gamit ng super glue para maging matigas siya. Pupunuin lang natin siya lahat. Kahit sobrang lambot ng kahoy nyo guys, Master, pag nalagyan na natin ng super glue, parang bato na yan. Saka huwag kayong gagamit ng matigas na kahoy pagdating sa mga tap water lure kasi may tendency na lumubog siya. Mostly ang ginagamit natin yan yung mga malalambot lang na mga puti na kahoy. Ang tulad nito, malalambot lang siya. Okay, bali ito na yung lure natin mga sir. Bali nilagyan ko na siya ng lid sa loob. Hindi ko na pinakita ko na lang sa inyo paano maglagay kanina. Okay. Tapos lalagyan na natin siya ng mata bago natin siya pinturahan. I-ready na natin yung mata. Ito yung mga 3D eyes na nabili ko on. Okay mga sir, ito na yung lure natin. Tuyo na siya. Yan. Tatanggalin lang natin tong cover ng mata niya. Inilagay natin kanina na yan, diba? Okay na. Yan. Good na. Pero hindi pa siya masyadong tuyo, pero okay na. So next naman natin, paglalagay tayo ng hook at saka ng skirt. Para madaling maglagay ng skirt, may technique dyan. Nagamit tayo ng monoline tansi. So, mag-ano muna tayo. Mag-tie muna tayo ng dalawang double knot natin. Yan. Tapos ipapasok na natin yung skirt sa loob. Yan. Parang ganyan. Diba? Tapos saka natin i-insert ito sa loob. Thank you.
Sala. Saka-saka natin sa higpitan. Pwede natin doblehin yung ano niya, higtani. Another natin ulit. Para mas matibay. So, ikakat lang natin yung excess natin. Okay. Na. Sa tingin nyo, medyo mahaba yung skirt natin. Pwede natin pa yung ikat. Anong mahaba? Ikat lang natin yan. Yan, diba? O, maglalagay na tayo ng hook. Ito, meron pa ako natitira isa. Tama-tama. Ayan na mga sir, okay na. Okay, hello po mga sir. Bale, ito, nag-headset na ako kasi medyo nagkaroon tayo ng technical problem sa audio natin eh. Hindi ko lang kung ano nangyari sa cellphone to. Mumurahin kasi. So, bale, ito na yung lure natin. So, tapos na siya. Ito. Ito siya kanina. Ito na siya ngayon. Bale, one day build lang po siya mga sir. Maghapon ko lang siyang ginawa ngayon eh. Magpahinga-pahinga dahil sa pagpipintura. Medyo naghintay tayo ng konti para matuyo yung pintura. So na, matry natin to sa yung action niya sa tubig. Kasi ngayon, di pa tayo makalabas. Gawa ng ECQ na naman tayo at tuloy-tuloy rin ang ulan. Nahirapan tayo maglalabas pa sa ngayon. So, pero sa tingin ko naman, okay naman siya. Maganda naman yung pagkakagawa niya. So, sana kung nagustuhan nyo itong video ko mga sir, paki-like na lang, subscribe na rin tayo, and paki-share na rin. At shout out sa lahat ng mga anglers dyan na happy fishing na lang sa inyong lahat.